guys. Have a nice day, everyone. Welcome to my YouTube channel, OFW Golden Heart. Saan man tayong sulok naroon, sana po ay nasa maganda tayong kalagayan at huwag po tayong makakalimot na magpasalamat po sa ating Diyos. At ang vlog ko ngayon ay isang matandang lalaki na 1 taon na po siya ay nakatira lamang sa Pajak. At ayan guys, ipapakita ko po sa inyo ang kalagayan ng isang matandang lalaki. Magandang araw po. Ngayon po andito pa ako sa bahay ni Tatay Boyet dito sa Barangay San Juan Evangelista sa bayan ng Goa, Camarinesor upang bisitahin at bigyan ng kaunting grocery. Tay, kumusta yung hanap buhay mo dito ngayon? Isa kang kumakayod ng padyak, ano? At the same time, Tay, ano pa yung alternatibong hanap buhay mo dito? Street cleaner. Ano ng basura. Ikaw yung mga naglilinis dyan sa kalye. Patay na aso. Patay na aso, pusa, kung anong mga kalat dyan. Yan, mga libing. Yan. Ah, dito mo na siya linilibing sa bakanting lote. Magkano naman tayo yung nakukuha mo dyan sa barangay? 1,300 monthly. Kahit pa paano, medyo malaking bagay na yan. Tapos maliban dyan tayo, magkano naman ang isang araw mong kita dito sa pag ng padyak? Pag ako may 100, ayos na. Pag ikaw maka 100, okay na. Uwi na. Uwi ka na niyan. Tapos ito tayo, balita ko dito sa bakanting loteng ito, pinapaalis na kayo. Kasi gagamitin na ng may-ari. Kaya pala paunti-unti nang nawawala na yung bubong diyan. Nung isang araw dumaan ako dito, hindi kita naabutan. Ayoko naman paabot ng araw na paalis ng pakakahiya. Hindi ko pa naman mamumulang. Ayaw mo nang yung time, due date na kung kailan kayo papaalisin, sa kaka pa lang aalis. Mapangit yun. Kaya po sa mga makakapanood pong kay Tatay Boyet, malapit lamang po ang bahay niya kay Tatay Adriano, yung isang tinutulungan natin. Magkakapit bahay po sila. Ngayon po, pinapaalis na sila at wala pang eksaktong location kung saan po sila lilipat. Pero si Tatay doon daw sa malapit sa isang sapa, doon muna daw siya lilipat at magtitirik ng maliit na kubo. Sabi ko, hindi ako mangako, pero kung ano yung makakaya ko, tapos yung mga sponsor natin, magbibigay ng kahit kaunting ayuda para mabuo lamang po yung maliit na kubo or barong-barong ni Tatay na may matulugan. Kasi ang kwento kanina ni Tatay sa akin, 1 taon ka, Tay? Kalahati. 1 taon may kalahati. Natutulog ako sa padyak. Natutulog daw siya sa padyak na ito. Tapos kung saan siya dat na ng gabi, doon siya nagluluto. Dito tayo, diyan ka nagluluto sa loob niyan. Ngayon, mayroong bumbumbar niyan. Diyan ako, diyan lang. Diyan ka lang. Pero ngayon, paalis na. Baka ako nga sabi ko kay Kapitan, sa ano na lang ako, kali na lang, wag, mahirap magkasakit. Oo, talaga. Mahirap talaga. Hinanap ako ni Kapitan ng isang lugar na sa sapa. Na maalipatan. Kaya po, dito sa barangay official ng San Juan Evangelista, maraming salamat po sa pagtulong nyo sa mga nakatira dito, lalong-lalo na doon sa malilipatan ni Tatay Boyet. Tay, ilang taon ka na pala? 69. Isang 69 years old na talagang todo-kayod pa sa pamamagitan ng pagkayod ng padyak. Bumubuhat pa nga ako ng isang sakong bigas eh. Bumubuhat ka pa ng isang sakong bigas. Ayos. Tapos sa mga kapanood po nito, si Tatay Boyet, parang si Papa Smith ito. Kamukha niya. Kaya ang nakikita ko kay Tatay, parang yung artistang si Papa Smith. Di ba, Tay? Tingin ka nga doon, Tay. Tanggalin mo yung ano mo.
Naabutan ko si tatay ngayon, naglilipat siya ng ibang mga gamit niya. Tapos tay, wala kang kapamilya dito? May kapatid ako, hindi naman ako naiintindi. May kapatid ka? Binenta niya yung lupa, hindi niya naman ano. Nag-asawa siya, hindi ko akala nga ako. Teacher siya. Teacher? Pinahiya niya naman ako na kapatid at dahil mayaman ha. Hindi naman ako masam. Hindi dalawin niya ilang taon na malimang taon na hindi dumalaw may isang kilong bigas din eh. Walang dinala sa akin. Yung lupa, binenta. Hindi man lang binahagyan. Pagsabi sa mga kaparintis ko dahil, ginugulo ko. Dahil ko man ginugulo, dahil ko nga nakakausap ko, paano nangyari nagkagulo. Bininta niya, nagtatago. Hindi mo na gano. Bininta yung lupa niyo? Oh, sa Matakla. Dapat doon ako may lupa. Sana katunti. Ah, sa Matakla. Pero talagang tubong tagaguwa kayo, tay? Ako, sinilang sa Makati. Ah, Makati. Yung ina kong mismong tagaguwa. Dinala niya ako din eh. Kaya andito yung mga parientes namin malalayo naman. Andiyan lang. Hindi man ako nagsusumiksik kasi sa mga kapinsanin ko. Mayroon maganda yung may sariling magsikap na lang. Magsikap ng sarili talaga, ano? Magkangaasa sa amin yung mga pang. Ikaw tay, wala kang asawa, anak? Wala. Talagang binatang matanda? Oo. Na, hindi kasi mo lang. Eh, alam mo no, kabataan no, 1960. Sa pako ako na. Di ba ako na? 69. Sana lahat umaabot sa ganyan na edad. Tapos dito tayo, wala kang kuryente, walang tubig. Mayroon, mayroon. May kuryente ka? Oh, kaya ano ka sa kapit. Ah, nakikitap ka sa kapitbahay. Kasi si Tatay Adriano, wala eh. Binabayaran ko naman ng 400 a month. Nagbibigay ka ng 400 a month. Ano lang yun, ilaw, tapos ilaw electric siya. Pan? Wala, wala akong pan. Ilaw lang. Meron ako doon tay yung clip na pan gusto mo. Bago pa. Yung clip pa. Iniipit lang. Parang helicopter lang siya. Meron. Pag ano, siguro baka makakuha ka doon sa malilipatan mo. May kuryente na doon. May kuryente ka na. Oh. Kahit pa paano. Kahit baga mahirap hirap tayo sa araw-araw. Yung pagtulog man lang, relax tayo eh. Yan ang kailangan natin eh. Hindi tayo masyadong linalam mo. Ano ang pagkain ko naman, hindi naman ako magpapagod. Yan ang maganda tayo. Kasi medyo may edad ka na, malilipasan ka pa ng gutom, tapos dyan nagkakaroon ng ano eh, sakit. Tapos ito pala tay, may kaunting grocery dito mula sa ating mga sponsor, pinamimigay po. Ah, sige lang tay. Salamat, ha? May bigas po dyan at mga grocery po. Salamat. Ikaw tay, may gusto kang panawagan? Kung gustong may tumulong sa'yo habang naglilipat, nag-aayos ng bahay mo? Diyos na lang ang bahala. Kung may tutulong sa akin, wala. Basta Diyos na. Yan po. Diyos na lang daw yung bahala na kung may tutulong sa kanya. Sa lahat po ng mga kapanood po ng video ni Tatay Boyet, ano tay yung tunay mong pangalan? Antonio Burabo Adeba. Antonio Burabo Adeba. Yan po sa lahat ng mga kapanood nito po. Kayo na po ang bahala kung gusto niyo pong tumulong kay Tatay Boyet. Maraming maraming salamat po sa OFW Golden Heart, Welma Show Vlog, Ninya OFW Mix TV, Ked Rivero Mano Mano Charity Vlog. Pa-support po ng team namin, Linga para sa mga hirap. Maraming maraming salamat po.